doon po sa previous video ko po mga ka-agree, sinabi ko po doon kung paano ba talaga dapat magsimula sa free range chicken farming. So ano ba dapat gawin, ano ba dapat bilhin, ano ba dapat una nating bilhin, day old chicks po ba, fertilized egg, month old chicks, breeders, o ano po ba dapat talaga. So para po sa akin, kung meron po kayong budget, no, bakit hindi na lang kayo bumili ng ano, ng set na mga breeders, para po pagkabukas po ay meron na po kayong mga fertilized egg na makukuha, no, ma-harvest. Yun nga lang ay medyo mas mahal kaysa bumili kayo ng mga day old chicks. Kaya lang nga po, pag sa day old kayo bibili, no, napakahirap po talaga kung wala pa po kayong mga experience, no. Marami po talagang mortality pag hindi kayo sanay pa sa mga day old chicks. So ngayon ay papakita ko po sa inyo yung transaction namin today. Iti-deliver po namin yung isang set na Rhode Island Red na mga breeders. So tara, pasok tayo. So ito po yung entrance ng backyard namin. Meron tayong footbath. Ayan. So mga ka-agree, kung meron po talaga kayong budget, why not, no, bumili kayo ng mga breeders na lang diretso para po may produce na agad. Pero pag meron naman kayong experience sa pag-aalaga ng mga day old chicks, mas okay din bumili kayo ng mga day old chicks para po makasave kayo. Tara. So ito po yung growing pen po namin. Saka ito dito. So andito po yung set. Ayan po sila mga ka-agri. Ayan. So di-deliver po namin ito mga ka-agri mamaya. May itlog. So yung edad po nila mga ka-agri, nasa mga 13 to 15 months old. And yung productivity nila sa yung production nila sa egg is nasa mga 60 to 70%. Minsan sa 8 hen makakuha kami ng 4 o 5 itlog kada araw, minsan 6. So hindi po pantay, minsan mayroong ano, mayroong 3 itlog lang ma-harvest namin sa isang araw. So ilalagay muna namin ito sa crate at i-deliver namin ngayon. So habang ilalagay muna ng body ko yung ano, yung mga manok sa crate, tara ipapasyal ko po kayo dito sa backyard farm namin. So ito yung backyard farm namin mga ka-agri. Ayan, kung makikita nyo po, ito po ay mga madre de agua. So useful po talaga ito. Dapat meron tayo dito sa mga farm natin, sa mga backyard natin. Para po ano, supplement po ng mga manok natin, papakain natin sa kanila. So madali lang po ito paramihin mga ka-agri. Itong sanga na to ay pwede na tong putulin, tapos direkta ilagay sa lupa. So tutubo agad yan ito. So madali paramihin ito mga ka-agri. Ayan. So tinamna namin ng anong tawag dito sa Tagalog nitong mga mansanitas. Ayan, para po may shades po mga ka-agri. So itong mga manok dito mga ka-agri, ito po ay mga extra rooster namin. Ayan, may BPR saka Rhode Island Red. Ayan, so dito namin nilalagay para po ay makapahinga po yung mga tandang namin doon sa coop, no, para
i-swap namin dito sa kanila. So meron dapat talagang extra para mataas yung fertility ng mga itlog. So dito meron tayong mga layers, Loman White. Ito po ay merong ano po, rooster. So yung mga itlog nila is mga fertilized po. Dito ay mga ready to breed na po ito sila ng mga Rhode Island Red. Ayan. So tara, dito tayo. So kung meron kayong mga area dyan na kahit hindi masyadong malaking area, pwede po kayo magsimula ng free range farming, mga kaagri. Yan, ito merong mga 2 months old, no, ng mga Rhode Island Red. Yan, extra matuluman doon. Ito ay mga 1 month old, so bagong harvest from galing sa ano, sa brooder. So dito namin nilalagay, dito namin pinapagrow ng mga 2 weeks, tapos binababa na po namin sa lupa. Yan. Meron din dito. Yan. Alo-alo po ito sila, mga kaagri, merong decal at saka Rhode Island Red. Dito sa bandang dito ay mga day old chicks. Yan. Meron tayo dito. Walang laman. Yan. So next week ay i-harvest na natin ito sila at ililipat natin sa growing pen, tsaka after 2 weeks ay ibababa na natin sa lupa. Ayan. Dito ay growing pen din. So napaka-importante talaga, mga kaagri, na marami tayong mga extra na mga growing pen. Yan, ayan po sila. So mga 2 months old. Merong extra dito. Ayan. May itlog. Mga breeders, for sale po sila, mga kaagri. So dito, yung tubig namin na ginagamit ay deep well po. Yan, meron akong mga kunting aso kasi nagtitrain ako ng mga aso. So merong Madre de Agua. Ayan. So ito yung bahay ng mga body ko po, mga kaagri, dyan. So all in all po, yung area po namin dito is 600 square meters. Tapos yung nilagyan namin ng mga kulungan sa manok, siguro na sa mga 150 square meters lang po yan, mga kaagri. So malaki lang po tingnan kasi may lawn dito, kasi dito ako nagtitrain. So sayang naman kung aso lang yung aalagaan ko. So naisipan ko pumasok dito sa free range chicken farming. So dito ay, itong lugar na to ay ano, parang quarantine area namin, pero kinonvert muna namin, nilagyan namin ng ano, ng mga manok. Yan. So ito po sila yung Rhode Island Red yung rooster, tapos yung ginamit namin na mga hen is mga layer. Ayan po yung mga anak nila. Mga going 4 months old po sila, mga kaagri. Ayan. So dito merong mga yan, mga rooster po ito, mga kaagri.
mga extra ng mga roosters, mga Rhode Island Red. So kung dito lang po kayo sa Davao del Sur area at balak nyo pong magsimula ng free range chicken farming, pwedeng pwede po kayo kumontak sa amin. Ilalagay ko po yung link, mga ka-agri, para po makakontak kayo kung gusto nyo magsimula ng free range chicken farming. So we are more than willing po talaga, mga ka-agri, kung gusto nyo magsimula ng free range chicken farming ay kumontak lang po kayo sa aming FB page. Sasagutin po namin yung mga tanong nyo po, at saka dito po sa channel natin. So comment lang po kayo kung meron kayong mga katanungan. So for now ay huhulihin muna namin yung mga Rhode Island Red. Yan. Okay. Ayan sila. So, ito yung lalagyan namin ng mga crates. Ay, ito po pala yung mga ready to breed po na mga, tawag nito, hobard. Ayan. Ayan sila, hobard. So yung tubig, dapat okay, dapat 4 to 5 times, no, nilinisan tong patubig nila. Kasi pag madumi na to dito, mga kagri, ay hindi na po umiinom yung mga manok natin, at doon magsimula nung mga manok natin na magkasakit. So dapat talaga malinis palagi yung tubig nila. So ayan po, mga kagri, tatlong manok na lang yung kulang. Yeah, sulod. Yan na. Dito lang po sa Davao del Sur area yung location, no, na i-deliver natin itong mga manok, agri. So no need po na kukuha tayo ng mga permits, vet health certificate, no, kasi dito lang po sa ating bayan i-deliver. So kung tayo po ay mag-deliver outside Davao del Sur, ay kailangan po natin kumuha ng mga permit po, no, travel permit at saka vet health certificate po kung outside Davao del Sur area. So dito lang po sa Davao del Sur area natin ihahatid yung mga manok, agri. So tara,
dayagi lo diya. Dinla ng Sharon to yado ka crit. Ah, pwede ma'am. Pwede ra. Pwede pa ganin dugangan dari gamay isa ka buok. Oo. Wapo ra jud kini siya ma'am ba? Diri upo ra jud. Ang duha loy, diya loy. Oh, trapa lang mo, kana lang. Ordinary lang gud nga kuan. Kung mga orsako ba? Ano oh? Tapos tubig na, yung tubig permanente, ma'am. Oh, katulang drinker bitaw nila mga nasa aggregate. Oo. Katong dako na may 1 gallon. Kana gamay na siya, ma'am, katong 1 gallon kay kusog kini sila nagainom. Ah, duha loy. Bilin ang duha. Opo, ma'am. So ito po yung fire natin agri. So ayan. So andito sila sa subdivision pero meron silang kunting coop dito. So okay naman. Okay yung kaskada. Salamat and shout out to you Sir King. Salamat sa pagbili ng mga Rhode Island Red na mga breeders. So sana maparami nyo po yung mga manok nyo doon sa area nyo. Si Sir King po mga kagri ay isa po siyang seafarer po, no? So nag-usap kami sa kanyang misis. Si Sir King po ay aalis po, no? Babalik po sa barko this December. So medyo mamimiss po talaga ni Sir King yung family niya. So ingat po kayo Sir King sa inyong biyahe. Sana maparami niyo po yung mga manok niyo. And ayan po, God bless po Sir King. So ayan mga kaagri, lagi nating tatandaan na meron talagang kita sa pag-aalaga ng mga free-range chicken. So paano tayo kumita? So depende po sa inyo, sa inyong style po kung paano kayo magbenta ng mga produce nyo. So pwede kayong magbenta ng fertilized egg, pwede din kayo magbenta ng mga day old chicks, no? Mga 3 to 7 days old na mga chicks, pwede ding week old, month old, depende po sa inyo talaga mga kaagri. So pwede nyo pag dumating na mga going 4 months old yung mga Rhode Island Reds nyo or yung mga heritage chicken nyo, pwede nyo ibenta by trio or quadro, no? Or set of 5, apat na hen tsaka isang rooster. So nasa sa inyo po talaga yung diskarte po kung paano kayo magbenta ng mga produce nyo sa inyong farm. So ayan po, isang tip po yan mga kaagri, no? Na kung paano tayo maka-income dito sa pag-aalaga ng free-range chicken. So ayan, mga ka-agri, kung balak nyo pong bumili ng mga
mga heritage chicken. Kung andito lang po kayo sa Davao del Sur area, pwede po kayong kumontak sa amin sa aming FB page. Ilalagay ko po yung link dito sa description, dito sa channel ko. And feel free po to PM us, to contact us, no, kung gusto nyo magsimula sa pag-alaga ng mga heritage chicken. So kung meron kayong mga kunting area sa bakuran nyo, ay pwedeng-pwede po kayo magsimula, no, sa pag-alaga ng mga free-range chicken. At saka recommended ko po sa inyo, kung magsisimula kayo, mag-alaga kayo ng mga Rhode Island Reds o yung mga BPR or mga Black Australorp. Yun sila yung mga ano, mga hindi masyadong maselan, no, alagaan. At saka good for ano sila, dual purpose po sila, egg and meat production. So kung magsisimula kayo, andito kayo sa Davao del Sur area, marami po kaming available po, no? At marami kayong mapagpipilian ng mga ano, ng mga heritage chicken. So marami po ding mga nagbebenta dito. Shout out din po sa mga nagbebenta dito, sa mga kaibigan ko po na may mga farm po sa mga heritage chicken. Pwede din kayong bumili doon sa kanila. And feel free to ask me kung saan yung location nila at kung gusto nyong pumunta sa farm nila. So ayan lang muna for today, mga kaagri. So hanggang dito na muna tayo, mga kaagri. And kita-kits tayo sa mga susunod natin na mga videos. And sa hindi pa nakapag-subscribe, baka naman po pwede nyo i-hit yung like and subscribe button. Hit nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga bago nating videos. So thanks for watching, mga kaagri. God bless and happy farming.